Wala siyang pakialam sa tambayan. Travel here, travel there, lustay dito, lustay doon. Palpak ang kanyang mga decision making. Bakit palpak? Kasi ang intensyon niya ay hindi para sa inyo, kundi ang intensyon niya, mga kababayan, ay para ubusin ang kanyang dahil... Alright, good morning. So, ayan nga. Matapang na pahayag ni Madam Maharlika for Jack TV. So, ayan. Natakot naman ang palasyo. Napakalusob eh. Yung mga nagra-rally. Wala sa pagdating sa aspeto ng relihiyon. Lahat tayo may kalayaan. Kapag sila ay inaapi, yan ang duty natin bilang isang Pilipino na hindi tatahimik. Kundi tayo ay nasa likod nila at suportahan natin, inaapi yung kapwa mo. You, as a normal person na may habag, may puso, you're there to step up para ipagtanggol yung naaapi. Tayo ay mga alagad ng Diyos o alagad ng katotohanan, alagad ng tunay na nakikipaglaban. Kapag may nakikita kang inaapi, hindi ka magtatanong kung anong relihiyon mo. Hindi ganon. So, ako bilang isang lumalaban sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Coting Jr., kaya hindi ako titigil paulit-ulit ang mga hinayupak na to, lalo na yung babae niya. Dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon sa Luwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Nakarating sa atin, this is from Malacanang Puting Ahas natin, na pinag-inutos ng mga Buwakan ng Inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PST, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusog kayo doon. Okay, okay lang naman magmarcha kayo. So, pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mo kadyutahan ng mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? Diba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? E di harapin ninyo. Diba? Harapin. Sabi ko nga harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi inaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? Diba sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pangsusupil, pangkikipil, pagka-cancel, lahat. At na lang para manatili sila sa power at masigurado nila na sila ay what, protektado nitong mga may mga ranggo or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan lang sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? Kahit napalitan mo pa Lisa Ahas, kahit ipalit mo pa yung, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay? Ito mga Buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanyang kanilang kinababahala.